Manalangin po tayo. Banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ang Diyos ay nahabag sa amin na lumakad sa kasalanan at lumayo sa Diyos. Pinasa ng Panginoong Hesus ang lahat ng sumpa at hatol sa pamamagitan ng kanyang dugo at hinugasan ang lahat ng aming kasalanan magpakailanman. Salamat po sa biyaya na nagbigay ng dakila at maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa oras pong ito, kami na mga tinubos ng inyong mahalagang dugo ay nagtitipon sa harapan ng Panginoon. Pinupuri ang kanyang dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng salita, at nakikibahagi sa banal na fellowship. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at ipahintulot ang sapat na biyaya sa bawat isa. Pakiusap, tulungan mo po kami na maging higit pang bago at ganap sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga iglesia sa aming bansa at sa mga iglesia sa mundo, sa lahat ng brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon, pakiusap, ingatan niyo po sila sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan upang makaakay sila ng maraming naliligaw na kaluluwa patungo sa kaligtasan ng Panginoon. Pakiusap, samahan po ninyo sa salita at kapangyarihan ang mga kapatid na nangangaral ng salita at bigyan po ninyo ng kalusugan ang mga kapatid na may sakit at mahina. Bigyan niyo po sila ng pagkakataong mabuhay pa para sa Panginoon sa natitira nilang buhay. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ang kinakailangang salita at nagtuturo sa kung ano ang dapat naming gawin, ituro po ninyo sa amin ang mga salitang gustong ipahayag ng Panginoon at kung anong uri ng tao dapat kami maging. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2. Verse 27 at 28. Verse 27 at 28. Basahin po natin mula verse 27 sa Unang Juan chapter 2. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kayo ay tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Naging mabuti po ang aking paglalakbay sa Mongolia para sa misyon. Ang mga church leaders ay sumama sa akin. 6 na taon na din po mula noong huli akong bumisita doon. Mayroong 37 churches doon, marami ding misyonero at mga lokal na ministro. At ginagawa nila ang lahat para maibahagi ang Ebanghelyo. Kahit na marami sila doong iba't ibang kahirapan, samot-saring kahirapan katulad ng klima, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa ebanghelismo, para mangaral ng ebanghelyo. At nakikita ko talaga ang gawaan ng Diyos na maraming tao ang naliligtas. Magkakaroon sila ng summer retreat sa 4 na magkakaibang lugar. Mayroon tayong isang retreat center na binili doon sa may Ulaanbaatar National Park.
Ipinaayos natin ito. Mula sa dating maliit na gusali, gumawa tayo ng tatlong malalaking building. At doon ay hindi lamang nangangaral ang ating mga misyonero. Hindi lamang pangangaral ang ginagawa ng ating mga misyonero, sila mismo ay sumusunod at nangunguna sa pagsasakripisyo. At nakita ako na ang lahat ng mga brothers and sisters ay sumusunod sa mabuting halimbawa nila. Nagtayo sila ng malaking building sa retreat center. Tinanong ko kung magkano ang nagastos sa construction. Nakalimutan ko na yung kabuuang halaga, pero nasa 15,000 per square meters. 15,000 per square meters. Maniniwala ka ba? Kamakailan lang ay tumaas ang construction costs. Kaya sila na mismo ang bumibili ng mga materyales. At ang mismong namumuna sa construction ay mga pastors at mga brothers and sisters. Buong magdamag ay nagtatrabaho sila. Nanghiram sila ng mixer at sila ay nagtayo ng 200 metrong kalsada. Sila na rin ang gumawa ng interior. Parang ang profesional ang pagkakagawa. Itinatayo nila ngayon ang Ulaanbaatar Central Church sa gitna ng Ulaanbaatar City. Ito ay isang malaking building na gawa sa Bakal. Talagang sila na mismo ang gumagawa. Kahit na ito ay trabaho ng mga professionals, nakakamangha, di ba? Kung magtatayo tayo ng ganitong building sa Korea, siguro, aabot ng 50,000 per square meters. Pero nagplano sila na magtayo ng gusali sa halagang 15,000 per square meters. Paano ito nangyari? Ito ay dahil sa silang lahat ay nakikibahagi at sumasali sa paggawa. Pag hindi nila alam ang gawin ng isang bagay, nagsesearch sila sa internet, kagaya ng paggawa ng tiles. Nag-search sila sa internet kung paano magandang ilagay ito. Wala silang hindi kayang gawin. Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan, lakas at tapang. Kaya't kaya nilang gawin ang lahat. Sa palagay ko, ang Mongolia Church ay isang magandang halimbawa sa ating mga iglesia. Sila'y magandang halimbawa sapagkat sila mismo ang nangunguna sa paggawa. Hindi ba't mayroong mga iglesia na naging magandang halimbawa sa Bagong Tipan? Ang iglesia ng Pilipos at Tesalonica, sila'y mga iglesia na naging magandang halimbawa. Sila'y naligtas sa gitna ng mahirap na sitwasyon. At sumunod sila sa halimbawang nakita nila mula sa Panginoon at sa mga apostol. At marami ding iglesia na sumunod sa halimbawa ng kanilang pananampalataya ang naging matured. Doon po sa Mongolia, ang ating mga misyonero ay nakakaranas ng sandstorms sa tag-init. Kami mismo ay nakaranas ng sandstorm nung naroon kami. Nagulat ako. Kung lalabas ay lubhang napaka mapanganib. At sa taglamig, ang temperatura ay bumababa hanggang negative 50 degrees Celsius. Ilang taon na nakakaraan, 5 bilyong baka ang namatay doon dahil sa taglamig. Tumatay ang negative 30 hanggang negative 40 ang temperatura. Ang panahon ng tag-init ay maikli
at ang panahon ng taglamig ay mahaba. At maraming tao ang naliligtas sa ganoong sitwasyon. Kaya't sinabi ng ating mga misyonero na lubos silang nagagalak na sila daw ay naging misyonero sa Mongolia. Noong una ay hindi ako makapaniwala. Ngunit palagi nilang sinasabi yun. Sinasabi nila na hindi sila nasisiyahan sa magandang buhay. Nagagalak sila dahil sa naipapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at mayroong paggawa ng Diyos. May lakas silang pagtiisa ng lahat ng kahirapan dahil mayroon silang pasasalamat at kagalakan. Kaya lahat ng iglesia ay dapat na tularan ang kanilang halimbawa. Kailangan nating maging masigasig na mag-evangelize. At kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya para sa iglesia at para sa ebanghelyo. At dapat din buong puso magsakripisyo tayo. Isakripisyo natin ang ating katawan, oras, salapi, pera. Sa nakaraang sermon ay nagsalita ako tungkol sa buhay ng Kristiyanong born again. At ngayon ay nais kong patuloy na talakayin ang tungkol sa buhay Kristiyano na nananatili sa Panginoon. Pagkatapos maligtas, ang unang bagay na dapat nating maintindihan ay naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. At siya na nagligtas sa atin ay kasama natin. Gumagabay sa atin, umaakay sa atin hanggang sa pagpasok natin sa langit. Dapat nating malaman kung paano mamuhay sa Kanya na nananatili sa Panginoon. Sa Juan chapter 15 verse 3 to 4 sinabi, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Inihambing ni Jesus ang kanyang sarili sa puno ng ubas. Sa nakaraang sermon, binanggit ko ang tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon, nananatili sa katawan ni Kristo, kung saan ang mga tinubos na banal ay nagkakaisa sa pamamagitan ng banal na Espiritu bilang iglesia. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Ang ulo at katawan ay hindi pwedeng maghiwalay. Ganon din ang puno ng ubas at ang mga sanga. Kung walang sanga, ang puno ay hindi magbubunga. At kung walang puno, walang magagawang sanga. Ang ulo at katawan ay mayroong relasyon na hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng mailarawan ang katawan kapag walang ulo. At ano ang magagawa ng ulo kung walang katawan? May magagawa ba ang ulo na mag-isa? Ang relasyon natin sa Panginoon ay isang ganap na relasyon. Kaya wala tayong magagawa kapag wala ang Panginoon. At hindi makakagawa ang Panginoon kung wala tayo. Ito ang sikreto. Kaya nga importanteng maintindihan kung ano ang tunay na kahulugan ng manatili sa Panginoon. Sinabing manatili kayo sa akin. Sinabi ito kasi pwedeng mangyari na tayo ay hindi manatili. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang bagong panganak na sanggol na huwag kang aalis dyan ha, kasi wala naman siyang kakayahang umalis sa piling ng kanyang ina. O pagkatapos maligtas, tayo ay naging anak ng Diyos. Ang ating spiritong patay ay nabuhay. Subalit, mayroon pa rin tayong pisikal na katawan. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang ating laman. At ang ating laman ay nakikipaglaban sa banal na Espiritu. Bilang kaaway, ang ating laman ay sumasalungat sa banal na Espiritu, naglalaban. Kaya nga sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 17, "Ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin." Tama po. Ang ating panloob na pagkatao ay gustong sumunod sa salita ng Diyos, subalit ayaw na ayaw ng ating laman. Sila'y naglalaban. Ayaw ng laman na manatili sa Panginoon. Ayaw pumunta sa church. Ayaw manalangin. Ayaw magbasa ng Biblia. Ayaw sumunod.
Hindi nito gustong isuko natin ang ating sarili, kayamanan, oras. Ang nais ng laman ay ang gawin ang gusto nito. Sa loob natin ay mayroong ganitong aspeto. Kahit na si Apostol Pablo nagsabi, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Kaya upang mapasunod ang ating laman, kailangan nating palakasin ang ating spirito. Kapag mas malakas ang ating spirito, madadaig natin ang laman. Kaya nga, kailangan nating manatili sa Panginoon upang mapalakas ang ating spirito. Sa gayon ay susunod tayo sa salita ng Diyos at makakagawa ng mabuti. Subalit, kung mas malakas ang ating laman, pipigilan ito ang paglago ng ating pananampalataya at ilalayo tayo sa Diyos. Kaya nga, may ilan na masigasig sa una at pagkatapos ay nawawala sila. Akala mo sila'y naglaho na, pero lilita ulit at pagkatapos ay mawawala ulit. May mga ganyang tao, pawala-wala sila. Hindi ko mawari kung talaga bang ligtas sila. Problema kung pawala-wala ka. Hayaan po ninyong ibahagi ko ngayon ang tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon, lalo na ang tungkol sa pananatili sa salita ng Diyos. Ang pananatili sa Panginoon ay inilarawan sa Unang Juan chapter 2 verse 27. Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Ang inyo dito ay tumutukoy sa iglesia. Sa Unang Juan, ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo'y magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang pakikisama ay pakikiisa, tinatawag na fellowship. Ang mga tao sa mundong ito ay may pakikisama at nakikisalamuha sa isa't isa. May samahan ang mga mayayaman, mga mahihirap, mayroon din, mga politiko, may pag-ugnayan sa isa't isa, mga negosyante sa mga kaindustriya. Sa madaling salita, nakikisama ang bawat isa ayon sa kanilang uri. Gayunpaman, para sa mga naligtas, nagsimula ang bagong pakikisama. Ito'y pakikisama sa Panginoon. Sinasabi sa Unang Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya, tinawag kayo tungo sa pakikisama ng Kanyang Anak, sa Jesucristo na ating Panginoon. Tayo ay iniligtas niya upang makisama sa Panginoong Jesucristo. Ang bawat tao ay may grupong kinabibilangan, ngunit ang mga naligtas ay nakikisama sa Panginoon. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa ating fellowship, at sa araw-araw ay binabago ang ating puso at buhay. Ginagawa tayong sakdal. Kaya nga ang pakikisama natin ay hindi sa tao. Ito ay pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa ibang salita, tinatawag natin ang pakikisamang ito na iglesia. Sa iglesia ay hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ka, edukado o walang pinag-aralan. Ano man ang nasyonalidad o kulay ng balat, hindi mahalaga yan, yung mga pisikal na aspeto. Tayong lahat ay pare-parehong naligtas. Tayong lahat ay mga anak ng iisang Ama, magkakapatid kay Kristo. Gaya ng sinabi sa Unang Korinto chapter 12 verse 13, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Pagpasok natin sa langit, lahat ng pisikal na kondisyon na yan ay mawawala. May iba't ibang lahi pa ba sa langit? May African, Asia? Wala na. Sa langit ay meron pa bang mahirap o mayaman? Wala na. Tayo ay mabubuhay magpakailanpaman, na pinupuri at niluluwalhati ang Diyos sa isang maluwalhating katawan na tulad ng sa Panginoon. Wala nang diskriminasyon. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos na sama-samang magpupuri sa Kanyang kaluwalhatian. Kung susubukan nating isipin ang itsura ng langit, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin ay higit sa mga bagay na nakita, narinig o kayang isipin ng sino man sa mundo.
Hindi natin lubos na maipapahayag o maunawaan ang kagandahan ng langit gamit ang limitado nating pangunawa. Kahit ang pinakamaganda at pinakamaluwalhating bagay sa mundo ay hindi maihahambing sa kalingkingan ng langit. Ito ay lubos na naiiba. Hindi ito maaaring ihambing sa anumang bagay sa mundo. Gayunpaman, tayo ay tinubos upang pumasok sa kahariang iyon. Tayong lahat ay ginawang iisa. At kung paano tayo minahal ng Diyos, minamahal din natin ang isa't isa at namumuhay na magkakasama. Ang tawag natin dito ay fellowship, napakagandang salita. Fellowship. Sa unang Juan 2:27, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Ang pagpapahid ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Sabi sa mga Gawa 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ngayon bilang mga ligtas na tao, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Pinupuspos niya tayo ng kanyang Espiritu. At ang pagpapahid ay nananatili sa inyo. Ibig sabihin, nananahan sa inyo ang Espiritu Santo. Ito ay nasa puso ng bawat isa. Nasa grupo din ng mga naligtas. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Tinuturuan ka ng Espiritu Santo sa lahat ng mga bagay. Naunawaan natin ang kaligtasan sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya nga sa 1 Korinto 2:12, tinanggap natin ang Espiritu mula sa Diyos upang malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay ng Diyos. Tayo ay nagnais na maligtas at nakinig tayo at naintindihan natin ang Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa at nagpapaniwala sa atin. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa biyayang ibinigay ng Diyos. Hindi ko ito naintindihan dahil sa ako ay matalino. Ang Diyos ang nagpaunawa sa akin. Sa Gawa 16, noong pumunta si Pablo sa Filipos, nagsalita siya sa mga kababaihang nagtitipon sa ilog at may nakinig na isang babaeng ang pangalan ay Lydia. Sabi roon, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Tinulungan siya ng Espiritu Santo na makinig at makaunawa. Bakit? Bakit kumilos kay Lydia ang Espiritu Santo? Dahil nakinig siya na may pusong nagnanais na maligtas at maintindihan ang katotohanan. Kaya't binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Siya'y nasa akin. Kaya nasa loob mo rin ang banal na Espiritu mula ng oras na maligtas ka. Dapat nating paniwalaan na mayroong banal na Espiritu at sa araw-araw ay pinalalakas niya ang ating panloob na pagkatao. Siya ang tumutulong sa atin na maintindihan ng salita ng Diyos at gumagabay sa atin sa katotohanan. Kaya nga tinatawag natin siyang katulong, mga aliw. Ang banal na Espiritu ay katulong na umaalalay sa atin. Umaalalay siya sa atin. Tinutulungan niya tayo sa ating mga kahinaan. Tinuturuan niya tayo at pinapatnubayan. At iniingatan niya tayo. Kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Tinuturuan tungkol sa lahat ng mga bagay. Hindi lamang niya sa atin ipinaunawa ang biyaya ng Diyos. Pinapalago rin niya ang ating pananampalataya pagkatapos ng kaligtasan. Ipinapaunawa niya sa atin ang kalooban ng Diyos at tinuturuan tayo kung paano tayo dapat mamuhay bilang Kristiyano. Itinuturo sa atin ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay. Hindi ito nangangahulugan na lahat ay maiintindihan mo mag-isa kapag nagbasa ka ng Biblia. Siyempre, kung mananalangin ka at magbabasa ng Biblia, ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang mga kinakailangang bagay, pero ipapaunawa niya ito sa loob ng iglesia.
Bakit ba tuwing linggo ay nagtitipon tayo ng sama-sama? Hindi tayo nagtitipon upang hangaan ang mukha ng pastor. Importante na makita ang mapagmahal na elder, mabait na deacon at kaibig-ibig ng mga brothers and sisters. Subalit ang pangunahing layunin ay mag-aral ng salita. Kaya sa Chinese character, ang iglesia o church ay pagtitipon upang tumanggap ng pagtuturo. Tayo ay nagtitipon upang tanggapin ang turo ng Espiritu Santo. Sa tuwing tayo ay nagtitipon, nais ng Espiritu Santo na turuan tayo at tayo ay matuto. Kaya dapat nating pag-isipan ang mga napag-aaralan natin. At pag-uwi ay pag-isipan ulit ito. Sa panahon ngayon, lahat ay nasa internet na. Pwede mong panoorin ng paulit-ulit sa cellphone hanggat gusto mo. Kapag mayroong mabuting aklat, hindi ko kaagad tinatapos na basahin. Yung kakabasa ko pa lang ay binabasa ko ulit. At pagkatapos ay nilalagyan ko ng salambuhit. Dalawa o tatlong beses binabasa ko. Bakit? Dahil ito ay napakahalagang salita. Pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, maraming bagay ang napapalampas natin sa unang beses na pakikinig. Kung papakinggan mo ulit, masasabi mo, nabanggit ba yan dati? Bakit? Dahil ang ating memorya ay hindi perpekto. Kaya kailangan nating makinig ng paulit-ulit. Kaya nga, kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa inyo. Hindi ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Hindi ito nangangahulugan na wala nang tagapagturo sa iglesia. May mga taong nagtuturo. Nasa Biblia ito. May mga nagtuturo at may mga tinuturuan. Sa iglesia, nagtatalaga ang Diyos ng mga ebanghelista, mga pastor, at mga guro upang sila'y magturo. Subalit ang ganoong mga tao ay dapat munang tumanggap ng pagtuturo mula sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan nilang ituro ang mga salitang naintindihan nila. Kung hindi, wala itong pakinabang. Kaya nga, ang hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sino man ay hindi nangangahulugan na hindi na ninyo kailangan ng taong magtuturo sa inyo. Sa halip, ang hindi ninyo kailangan ay ang katuruan ng tao. Katuruan lamang ng Espiritu Santo ang kailangan natin. Ang Espiritu Santo lamang ang makapagtuturo tungkol sa lahat ng mga bagay. Minsan, nauunawaan natin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa at mga karanasan sa ating buhay, at sa tuwing tayo ay sama-samang nag-aaral ng Biblia, tinuturuan tayo ng Panginoon ng maraming bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan nito. Ang turo ng Espiritu Santo ay totoo at hindi kasinungalingan. Isang bagay talaga ang pinaniniwalaan ko sa ating iglesia. Minsan ang mga pastor ay pwedeng magkamali sa kanilang salita. Subalit pagdating sa mga importanteng bagay ay talagang totoo at hindi kasinungalingan. Kung may magkakamali man sa importanteng bagay, nahahanap ka agad ito. Kung may maririnig ang mga kapatid na maling turo, napapansin ka agad yan. Teka, mali yan ah. At naalis ito. Kaya ang mga pastor ay hindi pwedeng magturo ng walang ingat. Ang itinuturo ng Espiritu Santo ay mga bagay na mahalaga. Mga bagay na kinakailangan at kapakipakinabang sa buhay pananampalataya. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan ito ay gayon kayo manatili sa Kanya. Alam ninyong may mga taong naninira sa atin, di ba? Walang batayan ang kanilang panghuhusga. Inaakusahan nila tayo na tayo daw ay irihiya. Ang sagot natin sa kanila, mga mananampalataya din ang naghusga kay Jesus bilang irihiya, ang napiling bayan ng Diyos ang pumatay sa kanya sa krus. Sumalungat sila kay Pablo at tinawag siyang pinuno ng maling turo. At pinagtangkaan nilang patayin si Pablo ng maraming ulit. Ang mga Katoliko naman, nang sila'y magkaroon ng kapangyarihan sa politika, hinatulan talaga nila ang mga Kristiyano bilang irihiya at marami ang pinatay nila. Ang mga ito ay totoong pangyayari sa kasaysayan ng iglesia. Kaya sa 2 Pedro chapter 2, kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila naiintindihan.
sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan. Nakasulat din ito sa Roma chapter 8 verse 2. Sumasalungat sila sa katotohanan sa pamamagitan ng kalikuan. Hanggang ngayon, marami pa rin sila. Ang mga mananampalataya ang siyang nanguusig at sumasalungat sa mga Kristiyano. Ang Diablo ay kumilos sa pamamagitan ng napiling bayan ng Diyos. Mga mananampalataya ang nagpapako kay Jesus sa krus. Ang Diablo ay gumagawa sa pamamagitan ng mga Kristiyanong hindi ligtas. Inuusig nila ang mga tunay na Kristiyanong ipinanganak muli. Nilalapastangan nila ang Ebanghelyo at pinipigilan ang mga tao na maligtas. Maraming ganito. Subalit ang ating katuruan ay makikita sa internet. Sunday sermon, Wednesday sermon, retreat sermon, makikita ang lahat doon. Kaya sinasabi natin sa kanila na panoorin kasi ninyo at pakinggan. Mayroon ba kayong nakikitang mali? Sila'y mga bulag na manguusig. Ayaw man lamang nilang makinig. Matagal na panahon na, noong ako ay nangangaral ng Ebanghelyo sa Honam, 5 taon sa Mukpo at 3 taon sa Gwangju, so matutal 8 taon, ang mga pastor doon mula sa iba't ibang simbahan ay nagkaisa upang sumalungat sa akin. Kaya't sinabi ko sa kanila, papuntahin ninyo ako sa inyong pagtitipon at sabihin niyo sa akin kung anong mali sa turo ko. Pero sabi nila, hindi daw nila kailangan. Sumasalungat sila sa akin nang wala namang dahilan. Gayunpaman, mas dumami lalo ang mga taong naligtas sa aking pangangaral dahil sa pag-iingat ng Diyos. Alam natin na ito ay totoo at hindi kasinungalingan. Maraming aklat ang naisulat ng mga tanyag na tao sa kasaysayan ng Kristyanismo. Siyempre, maraming magagandang salita mula sa mga aklat na ito. Subalit hindi natin itinuturo ang marami sa kanilang mga salita. Hindi dahil sa mayroon tayong mas malaking pananampalataya kaysa kanila, kundi dahil nabubuhay tayo sa panahon na mas marami na tayong pwedeng maunawaan. Kung paano nga kayo tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Manatili sa Panginoon. Kung paano kayo tinuruan ito, manatili kayo sa kanya. Ang manatili sa turo ay ang manatili sa Panginoon. Alam niyo ba ito? Ano ang ibig sabihin ng manatili sa turo? Hindi ito ang umupo ka ng maayos at makinig. Upang manatili sa turo, ang pagsunod ang kailangan. Ang mga salita na itinuro sa ating puso ay kailangan nating sundin. Ang pananatili sa Panginoon ay ang pagsunod sa mga salitang na ituro sa atin. Sa John 15:7, sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo," ano ang ibig sabihin ng ang mga salita ko'y mananatili sa inyo? Ito ay buhay na sumusunod sa salita. Ang pagsunod sa salita ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya sa verse 28, manatili kayo sa Kanya. So pag-ulit sa salitang manatili kayo sa Kanya, sinasabihan tayo na manatili sa Kanya at sa Kanyang katuruan. At manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Tinatanggap natin ang pagtuturo ng Espiritu Santo sa Iglesia. At ang buhay na sumusunod sa salita ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. At sa pagbalik ng Panginoon, mahayag kung tayo ba ay nanatili sa Iglesia o hindi. Kung tayo ba ay nabuhay na sumusunod sa Kanyang salita o hindi. Tuwing Linggo ay nagsasama-sama tayo. Ang ating mga katawan ay nasa iisang lugar. Ngunit kung ang ating pag-iisip ay nasa ibang lugar, hindi ito pananatili sa Panginoon. Nakikinig sa salita, ngunit hindi naman sumusunod. Hindi ganyan ang pamumuhay para sa Panginoon. Bakit ba tayo nag-aaral ng salita? Para ba may dagdag kaalaman? Para ba may salitang magamit? Hindi po. Hindi, nag-aaral tayo upang tayo ay sumunod.
Sa Lucas, chapter 6, verse 46, "Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, ngunit ayaw nilang gawin ang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoon ay hari." Tinawag ni Sara ang kanyang asawang si Abraham na Panginoon, sapagkat sumusunod siya sa kanyang asawa. Ang Panginoon ay ulo. Ibig sabihin ay sumusunod sa ulo. Kaya itong si Sara, tinawag niya si Abraham, Panginoon, dahil yan sumusunod siya kay Abraham. Tinatawag mo siyang Panginoon sa iyong bibig, ngunit hindi ka naman sumusunod, kaya ano yung Panginoon? Bakit tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon? Palaging lumalabas sa kanilang bibig ang salitang Panginoon, kahit pag-inom ng kape, ay Panginoon ko. Pag nadulas sa kalsada, Panginoon ko. Pumunta ako dati sa isang prayer house, nagsindi ng apoy ang mga seminarista, ngunit nang muntik na mamatay ang apoy, Panginoon, Panginoon. Pero sa tingin nyo ba ay sumusunod sila sa salita? Opo, ang pagtawag ay mabuti, ngunit sumusunod ka ba? Hanggang salita lang, nagsisinungaling sila. Kaya sa Lucas 6:46, pinagsabihan sila ng Panginoon, "Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko?" Manatili sa kanya, ang lahat ay mahayag sa pagdating ng Panginoon. Kaya kung sumusunod tayo sa salita at nabubuhay para sa kanya, pagdating ng Panginoon, magkakaroon tayo ng katapangan at hindi tayo mapapahiya sa kanyang harapan. Kaya dapat nating matutunan kung ano ang buhay ng pananatili sa Panginoon. Dahil tayo ay mga ligtas. Tingnan natin sandali sa John chapter 14, hindi ito may isip ng mga hindi ligtas. John chapter 14, verse 26. John chapter 14, verse 26. Verse 26. "Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo." Noong si Jesus ay narito pa sa mundo, ang mga alagad na kanyang kasama ay palaging nagagalak sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig araw-araw. Ngunit aalis na si Jesus. Kaya sinabi ng mga alagad, "Kung gayon, ano ang aming gagawin?" Napuno sila ng pag-aalala. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Makakabuti sa inyo na ako ay umalis. Dahil kung hindi siya alis, hindi darating ang Espiritu Santo. Kung aalis siya, ipapadala ang Espiritu Santo. Ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang dalhin sa ngayon." At ang mga aliw, ang Espiritu Santo, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sa John chapter 16 verse 12, "Hindi pa ninyo kayang dalhin sa ngayon, kahit na gusto kong sabihin."
Naririnig ng mga alagad ang salita ni Jesus, subalit hindi pa nila ito naiintindihan. Hindi pa nila kayang dalhin sa ngayon. Bakit? Si Jesus ay nagturo tungkol sa Espiritu Santo, ngunit wala pa sa kanila ang Espiritu Santo, kaya hindi pa nila ito kayang maintindihan. Para sa mga hindi ligtas, gaano man karaming magagandang salita ang marinig nila at hangaan, ang mga salitang ito ay hindi mananatili. Hindi ito mapapas sa kanila. Hindi nila maintindihan ang tunay na kahulugan. Sa Juan 16, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang dalhin. Subalit, kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Kaya nakalimutan ng mga alagad ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Nakalimutan nila ang lahat. Maalala pa kaya nila ang mga itinuro sa kanila sa loob ng 3 at kalahating taon? Ngayon, sa Ebanghelyo ni Mateo, si Mateo, siya ang maniningil ng buwis sa 12 alagad. At si Marcos naman, siya ay hindi kabilang sa 12 alagad. Ang kwarto sa Jerusalem, yung kwarto sa itaas na pinagtitipunan ng mga alagad, ay tinatawag na silid ni Marcos. Mayaman ang nanay ni Marcos, sinasabing 120 tao ang pwedeng magtipon sa loob ng silid doon sa kwarto sa itaas. Doon nila natanggap ang kapuspusan ng banal na espiritu at nagsimula ang iglesia sa Jerusalem sa loob ng kwartong iyon. Si Marcos, siya ay pinsan ni Bernabe. Minsan, sumama siya kay Pablo upang sumuporta, ngunit umalis din siya. At kalaunan ay muli siyang sumama upang maglingkod sa mga apostol. Si Marcos ay mahal na mahal ni Apostol Pablo. Siya ang nagsulat ng Ebanghelyo ni Marcos. At sino naman ang nagsulat ng Ebanghelyo ni Lucas? Ito ay isinulat ni Lucas. Si Lucas, siya rin ang nagsulat ng aklat ng mga gawa. Si Lucas ang nagsulat ng Ebanghelyo ni Lucas at mga gawa. Sa alam ko, si Lucas ay isang hintil. Isa siyang doktor. Siya ay kasama ni Pablo. Ang katawan ni Pablo ay palaging mahina. Kaya maaaring ibinigay sa kanya ng Diyos ang doktor na si Lucas. Kaya sakitin yung katawan ni Pablo. Kaya si Lucas ay kasama niya. Kung titingnan mo ang mga gawa, may mga pangungusab katulad ng pumunta kami doon. Kapag sinabing kami, ibig sabihin ay kasama doon si Lucas. Kasi siya ang nagsulat ng mga gawa. Sino naman ang nagsulat ng Ebanghelyo ni Juan? Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang minamahal na alagad na Jesus. Siya si Apostol Juan na pinakabata sa 12 alagad. Kaya sa mga aklat ng Ebanghelyo, naroon ang kwento ng buhay ni Jesus mula sa kanyang kapanganakan, kabataan at nakasulat din ang kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Paano nila naisulat ang mga ito? Nang sumunod sila kay Jesus, wala silang naisulat kahit na isang salita. Sa mga araw na ito, kapag ang presidente ay may sasabihing importanteng bagay, inire-record ng mga mamamahayag ang kanyang mga salita upang maibalita. Pero nung panahon na iyon ay wala namang ganito. Wala namang nagtatype, wala namang nagsusulat ng mabilis. May nagtala ba sa mga alagad noong nagsasalita si Jesus? Inirecord ba nila ang mga sinabi niya? Hindi, wala silang ginawa. Hindi ba't sinabi ni Jesus? Pagdating ng Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi. Nakalimutan nila ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Ngunit nang dumating ang Espiritu Santo, malinaw nilang naalala. At pagkatapos ay isinulat nila.
Noong si Jesus ay narito sa mundo, hindi siya nakita ni Pablo. Narinig ni Pablo dati, may masasamang tao na tinatawag na Mesiyas, ang anak ng isang karpentero na ipinako doon sa krus. Ang Mesiyas na inakala nila ay darating bilang hari ng mga hari, na sasakop sa buong mundo at magtatatag ng kaharian sa lupa. Kaya nga, nang marinig niya ni Pablo na may mga taong tinatawag na Mesiyas, ang anak ng isang karpentero, sinabi niya, kailangan patayin ang mga taong ito. Kaya't siya'y pumunta sa Jerusalem. At doon ay pinagbabato si Esteban hanggang sa mamatay. At nang marinig niya na mayroong mga taong naniniwala kay Jesus sa Damasco, humingi siya ng permiso mula sa mga pari na pumunta sa Damasco. At habang siya'y naglalakbay, bumagsak siya sa lupa at nagpakita si Jesus sa kanyang harapan. Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Sa loob ng 3 araw, siya'y walang paningin at binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Siya'y nanampalataya kay Jesus at naging apostol sa mga Hintil. Siya'y nagsulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Kung si Moises ang dakilang propeta sa Lumang Tipan, si Pablo naman ang dakilang tao sa Bagong Tipan. Siya ay isang tao na ibinigay ang buong buhay sa Panginoon. Mula nang makilala niya si Jesus hanggang sa siya'y pugutan ng ulo sa Roma, ibinigay niya ang kanyang buong buhay. Siya ay dakilang apostol. Paano niya naisulat ang 14 na aklat sa Bagong Tipan? Ang lahat ay itinuro sa kanya ng Espiritu Santo. Ayon sa chapter 11 ng Korinto, si Pablo ay nakarating sa 3rd langit. Ang langit kung saan lumilipad ang mga ibon at eroplano ay tinatawag na unang langit. Ang langit naman kung saan naroon ang mga bituin ay tinatawag na 2nd langit. At ang 3rd langit ay ang espiritual na mundo. Kung babasahin mo sa Apokalipsis chapter 4, kahit na si Apostol Juan, nakita niya ang langit. Kaya't itong si Apostol Pablo, hindi niya nakita si Jesus noong si Jesus ay narito pa sa mundo. Ang Espiritu Santo ang nagturo sa kanya ng lahat ng bagay na naisulat niya sa Bagong Tipan. Ang lahat ay naisulat niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naintindihan po ninyo? Isinulat niya ang lahat sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Isinulat nila ang ipinaunawa sa kanila ng Diyos. Ito ang Biblia. Ang banal na Espiritu ay patuloy na nagtuturo sa atin. Ang Biblia na isinulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay tinuturo sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa 2 Korinto 2:11, sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng tao kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya? Halimbawa, may mga taong nag-aalaga ng hayop. Minsan, sariling pamilya ang turing nila sa kanilang alaga. Kapag nakikita ko ito, kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Kapag nagkasakit ang kanilang aso at nangailangan ng operasyon, dinadala nila sa ospital. Gumagastos sila ng milyon-milyong won para sa operasyon ng kanilang aso. Dinadamitan pa nila. Madalas pang dinadala sa hair salon. Binibilhan pa nila ng dog insurance.
Tinatrato nila ang hayop na parang tao. Patawad po, pero sobra na ito. Ang aso ay aso. Dapat ba nating tratuhin ang aso na parang tao? Halimbawa, kung ang may-ari ay may inaalalang problema, maintindihan ba ng aso ang kanyang sitwasyon? Kung sasabihin niya, "Aso, malapit nang mabankrap ang aking negosyo, ipagdasal mo ako." Sasabihin ba ng aso, "Sige, gagawin ko." Hindi nito alam ang sinasabi ni mo. Hindi nito alam kung ano ang bankrupt. Makakaunawa ang tao, pero ang hayop ay hindi. Kaya walang nakakaalam sa sitwasyon ng tao maliban sa tao. Ang hayop at tao ay magkaiba ng antas. Ang tao at ang Diyos magkaiba din ng antas. Hindi maintindihan ng tao ang mga bagay ng Diyos. Walang makakaunawa sa Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Kaya kung wala ang tulong ng banal na Espiritu, hindi mo maiintindihan ang Biblia. Ang Espiritu Santo ang magpapaunawa sa iyo ng mga bagay ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin. Siyempre, kahit na mayroong banal na Espiritu, hindi lahat ng bagay ay mauunawaan natin. Habang lumalago ang ating pananampalataya at pagsunod, mas marami tayong naiintindihan. Kapag kung susunod ka sa isa, makakaunawa ka sa dalawa. Kung susunod ka sa dalawa, makakaunawa ka sa tatlo. At kung hindi ka susunod, kukunin ng Diyos ang lahat ng napakinggan mo. Kaya mga brothers and sisters, dapat po tayong maging masunurin. Pwede bang maintindihan ng kindergarten ang itinuturo ng profesor sa kolehiyo? Habang mas lumalago tayo, mas naintindihan natin ang pamumuhay Kristiyano. Kung gaano ka sumusunod, gayon ka lalago. Kung ganito karami ang narinig mo, ganito din dapat karami ang sundin mo. At ganito din karami ang maiintindihan mo. May mga taong ilang taon nang nag-aaral ng Biblia at pagkatapos ay nagtatanong ulit. Bakit? Nakalimutan na kasi nila ang lahat ng kanilang natutunan. Bakit? Kasi hindi nila sinunod. Hindi naging kanila. Kaya sa iglesia, narito ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 5, verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Nang sabihin nito ni Jesus, lumang tipan pa lang ang meron. Ang bagong tipan ay hindi pa naisulat. Ang kasulatang binabanggit ni Jesus ay ang lumang tipan. Maraming bagay ang nakasulat sa lumang tipan. Bagaman maraming pangyayari ang binabanggit sa Biblia, katulad ng paglikha, pagbaha, tori ng Babel, kasaysayan ng mga Israelita at marami pang iba, ang lumang tipan ay lumang pangako. At ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pangako ng Diyos na ipapadala niya ang Kristo. Ito'y lumang pangako. Ipapadala niya ang Kristo. Sa Genesis, ang binhi ng babae ay tumutukoy kay Jesus na ipapanganak sa pamamagitan ng isang berhen. Dudurugin niya ang kapangyarihan ni Satanas. Sa Genesis chapter 4, nag-alay si Abel ng dugo ng hayop at tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Nag-alay siya ng dugo ng kanyang kawan, panganay ng kanyang kawan. Yun ay tumutukoy kay Kristo. Noong ang mga Israelita ay lumabas mula sa Ehipto, ang dugo ng kordero ng Paskwa ay ipinahid nila sa mga haligi ng pintuan ng kanilang bahay at ang salot ay lumampas sa kanila sa pamamagitan ng dugo. Sa unang Korinto, chapter 5 verse 7, si Kristo ang kordero ng ating Paskwa. Naialay na.
Sa kasaysayan ng Israel, maraming beses na binanggit na darating ang Kristo at ililigtas sila. Sinabi ni Moises, "Lilitaw para sa iyo ang isang propetang gaya ko. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo. Aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At sino mang hindi makinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon." Sinabi na sino mang tatanggi kay Kristo ay mapapahamak. Kaya't nakasulat sa Lumang Tipan ang hindi mabilang na bagay tungkol kay Jesus. Na siya ipapanganak sa Bethlehem, mula sa isang berhen, kung paano siya mabubuhay, kung paano siya mamamatay, kung paano niya tutubusin ang kasalanan, mabubuhay sa ikatlong araw at muling babalik. Kaya ang Bagong Tipan ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Nagpapatotoo tungkol ka sa akin, kay Jesus. Sa makatuwid, ang Lumang Tipan ay plano at pangako ng Diyos na ipapadala ang Kristo. At ang apat na ebanghelyo sa Bagong Tipan ay nagpapaliwanag na si Jesus ay dumating, namatay, tinubos ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, muling nabuhay at umakyat sa langit. At sa mga gawa, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, dumating ang banal na espiritu at ipinangaral ang ebanghelyo sa pamamagitan ng mga naunang naligtas. At pagkatapos, ang mga sulat sa Bagong Tipan ay naglalaman naman ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia, ng paggawa ng Diyos sa Iglesia. Kaya't sa mga kasulatan, nakasulat ng detalyado ang tungkol sa kaligtasan kay Jesus at ang paggawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang Espiritu ng katotohanan ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ngayon, sa panahon ng Bagong Tipan, ang lahat ay paggawa ng banal na Espiritu. Una, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa pamamagitan ng pangangaral ng mga taong naligtas. Ipinapaunawa niya ang biyaya ng katubusan ni Jesus at itinatatag niya ang Iglesia ng Diyos. Ang Espiritu ng Katotohanan, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang pinaka-importanteng gawain ng banal na Espiritu ay magpatotoo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus upang mangyari ang gawain ng kaligtasan. Kaya sa 1 Korinto chapter 2 verse 10, sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng malalalim na bagay ng Diyos. Mga lihim ng Diyos na hindi natin nalalaman. Kaya importante ang patuloy na tumanggap ng pagtuturo ng Espiritu Santo. Sa Juan 16 verse 13, kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Pagdating ng Espiritu, gagabayan niya tayo sa katotohanan upang huwag lumiko sa kanan o kaliwa. Hindi siya nagsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ang sasabihin ng Espiritu ay mga bagay na narinig niya mula sa Diyos. Kung sa Biblia, binanggit din dito, kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap, sa Biblia ay nakasulat na. Hindi ba nakasulat na ang mga tanda ng katapusan ng panahon? Sa aklat ng Apokalipsis, nakasulat na sa huling panahon, ang mundong ito ay magiging malaimpyerno. Sa huling kapighatian, ang Antikristo lilitaw sa mundo. Palalagyan niya ng marka ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. At sino mang hindi tumanggap ng marka ay pupugutan ng ulo. At pagkatapos ay magkakaroon ng malalakas na lindol
na wawasak sa lahat ng mga gusali sa mundo. At maraming mga tao ang mamamatay sa gutom, sa kakulangan ng pagkain, ng tubig, at mga sakit. At sa katapusan, gugunawin ng Diyos ang mundo. Sa Apokalipsis, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang unang langit at unang lupa ay lumipas na, dagat wala na. Nakasulat din ang detalyado na babalik ang Panginoon at gagabayan niya ang mga naligtas patungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Lahat ng mga bagay na ito ay itinuturo ng banal na Espiritu. Kaya nga mahalaga na manatili sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Ang manatili sa pagtuturo ng banal na Espiritu ay ang sumunod sa mga salitang itinuro sa atin. Sa Roma chapter 5 verse 19, kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. Ang isang tao ay si Adan. Siya ay nagkasala at naging makasalanan. At mula noon, lahat ng ipinanganak sa kanya ay ipinapanganak na na makasalanan. Makasalanan na mula sa kapanganakan. Dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay naging makasalanan. Hindi ba tayo'y ipinanganak na makasalanan? Ngunit, gayon din, sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Hindi natin pinag-aralan kung paano gumawa ng kasalanan. Likas sa ating gumawa ng kasalanan dahil sa lahat ng tao ay makasalanan. Likas sa atin ang magalit, mapuot, mainggit, at magsinungaling. Ang paggawa ng kasalanan ay likas sa atin. Kahit na sinusubukan mong huwag magkasala, hindi mo magagawa. Kahit na subukan mong pigilan, kusang lumalabas ang kasalanan. Bakit? Sapagkat ikaw ay makasalanan. Ikaw ay masamang puno, kaya namumunga ka ng masama. Ang mga makasalanan ay nakatakdang hatulan sa impyerno. Ngunit si Jesus ay pumarito sa mundo. Si Jesus ay isang matuwid na tao. Siya'y namatay sa krus, hinugasan ang mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tinupad niya ang gawain ng pagtubos at muling nabuhay upang bigyan tayo ng panibagong buhay. Si Jesus ang bukod tanging anak bago siya ipinako. Pero pagkatapos ng pagkabuhay muli, hindi na siya tanging anak, kundi panganay na anak. Kaya nga sinabi ni Jesus sa babaeng pumunta sa kanyang libingan, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at aking ama at inyong ama." Sinabi ng Biblia na hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Aking kapatid, ang ama ko ay ama ninyo, kaya magkakapatid tayo. Ang aking ama ay iyong ama. Tinawag ni Jesus ang ama bilang kanyang ama. Ang ama ko ay ama ninyo. Ito'y kamangha-mangha, di ba? Ang Diyos na lumikha sa mundo ay naging ama ko, at si Jesus ay naging panganay sa magkakapatid. Sa Roma chapter 8, sinasabi na tayo ay mga nakababata niyang kapatid. Dahil kay Adan, tayo ay naging makasalanan. Ngunit dahil kay Jesus, naging matuwid tayo. Sa Genesis chapter 2, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin na tingatan. At iniutos niya kay Adan, "Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan." Ang punong kahoy ng buhay ay naroon. Naroon din.
ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung kinain niya ang bunga ng punong kahoy ng buhay, nabuhay sana siya magpakailanman. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Ipinagbawal ng Diyos na huwag kainin. Bakit? Upang ipakita ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagsunod sa kanyang salita. Ang pagsunod sa kanyang salita ay pagpapakita ng pasasalamat at pag-ibig. Ngunit nagpakita ang Diablo at sinabi, "Kainin mo, hindi ka mamamatay. Ang Diyos ay nagsinungaling sa iyo. Ayaw niya na kainin mo dahil ikaw ay magiging tulad niya." Mula nang nilikhain ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, hindi masisira ng tao hanggang sa maging tulad ng Diyos. Kahit na kumita ng pera, maparangalan at magkaroon ng kapangyarihan, makukontento ba sila? Hindi sila makukontento. Bakit? Dahil sa mayroon tayong spirito na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi tayo masisiyahan hanggang sa tayo ay maging tulad niya. Ngunit ang mga hayop ay kontento na basta't busog sila at mayroong kapareha. At kapag sila ang nangingibabaw sa mayhina, nasisiya na sila at wala nang ninanasa pang iba. Kaya bakit hindi nakukontento ang mga tao sa lahat ng mga bagay? Kung ang ating spirito na nilikha sa larawan ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng pag-asa sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay nagiging anak ng Diyos at nabubuhay, mabubuhay magpakailanman. Kaya't hanggat hindi tayo nagiging tulad ng Diyos, hinding-hindi tayo makukontento. Hinding-hindi tayo makukontento hanggat hindi tayo nagiging tulad ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan upang gawin siyang tulad niya. Kaya ang paraan upang maging katulad ng Diyos ay ang sumunod sa kanyang salita. Sa gayon natin siya maitataas. Kung si Adan ay sumunod sa Diyos, sana ay itinaas siya ng Diyos upang maging tulad niya. Ngunit sinabi ito ng Diablo upang ihiwalay siya sa Diyos. Kainin mo, hindi ka mamamatay. Magiging kagaya ka ng Diyos. Subukan mo. Masarap ito. Magkakaroon ka ng karunungan. Mabubuksan ang iyong mata. Nabigo si Satanas na maging katulad ng Diyos. Siya'y pinalayas. Kaya't sinubukan niyang iwalay si Adan. Hindi pa nalikha si Eva nang utusan ng Diyos si Adan na huwag kainin ang pinagbabawal na bunga. Kanino ba nagpakita ang Diablo? Si Eva ang kanyang nilapitan. Kung si Adan, tiyak na hindi siya mabibitag ng Diablo. Si Eva ang pinakamamahal na asawa ni Adan. Simple lang ang babae. Madaling mahuhulog si Eva sa Diablo at alam ng Diablo ang kanyang kahinaan. Kaya nung wala si Adan, lumapit siya kay Eva. Para sa inyong kaalaman, ang ahas noon sa halamanan ng Eden ay hindi kagaya ng ahas sa panahon natin ngayon. Tuso ang ahas at magandang tingnan. Malambing na lumapit siya kay Eva. Ginaginang Eva, magandang umaga. Sinabi ba ng Diyos, huwag mong kainin, huwag ninyong kainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Narinig na ito ni Eva mula kay Adan, kaya sabi niya, hindi, makakain namin lahat. Ngunit tingnan ninyo kung gaano katuso ang ahas. Hindi niya binanggit ang mismong puno na sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diablo, bawal ba talagang kainin ang lahat? Sinubukan niya na magmukhang kakaiba ang Diyos. Kaya sinabi ni Eva, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong hihipuin kundi kayo'y mamamatay. May sinabi ba ang Diyos na bawal hipuin? Wala. Idinagdag na lang ito ni Eva. Hindi siya sigurado tungkol dito. Tulad nito, ang mga taong hindi nakakaalam sa Biblia ay sinusubukang magdagdag ng kanilang sariling kaisipan sa Biblia.
At ano ang sabi ng Diyos sa araw na kumain sila nito? Tiyak na mamamatay ka. Tiyak. Pero nabago ni Eva ang salita. Kundi kayo'y mamamatay, hindi kasi siya sigurado. Pero kung hindi siya sigurado, sana sinabi niya, hindi ko alam si Adan ang tanungin mo. Pero sumagot siya, kundi kayo'y mamamatay. Akala niya, siya ay nasa parehong posisyon ni Adan. Hindi sinabi ng Diyos na kayo o kayong dalawa, kundi ka. Sinabi ng Diyos kay Adan labang. Kaya nakakita ang Diablo ng pagkakataon. Isinalin niya si Eva. Sa araw na kainin ninyong dalawa, hindi kayo mamamatay, kundi ang inyong mga mata ay mabubuksan at kayo magiging katulad ng Diyos. Subukan mo, mabuti ito sa iyo. At naniwala siya, nagmukha talagang mabuti sa kanyang mga mata. Kaya nga, naniwala siya. Nagmukhang maganda sa kanyang mata. Kinain niya ito. At bigla siyang may naramdaman na kakaiba. Lumapit siya kay Adan at sinabing, Mahal, subukan mo ito. Ano yan? Ito yung ipinagbabawal na bunga. Sabi ng Diyos, huwag kainin. Mamamatay ako kapag kinain ko yan. Pero, kinain ko na. Ano ang dapat kong gawin? Anong magagawa mo? Mamamatay ka. Kung ganun, paano ka kapag namatay ako? Dapat mamatay tayo magkasama at mabuhay magkasama. Tumutulo ang mga luha niya. Kaya naman, biglang nanghina ang puso ni Adan. Sige, kakain na rin ako. At kinain niya ito. Maganda ba ang acting ko? Marahil ay ganoon ang nangyari. Ang problema ay napawagsak ng Diablo si Adan sa pamamagitan ng babae. Kahit na nakiusap ang asawa, hindi siya dapat kumain dahil sabi ng Diyos ay huwag kainin. Paano kung hindi kinain ni Adan ang ipinagbabawal na bunga? Anong mangyayari? Baka namatay si Eva mag-isa at binigyan siya ng Diyos ng panibagong asawa. Malamang na binigyan siya ng Diyos ng panibagong asawa. Wala namang nabanggit na ganyan sa Biblia. Ginawa ko lang para masaya. Anyway, sumuway si Adan sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Adan, Paano mo na nagawang sumuway sa aking salita at sumunod sa iyong asawa? Mas mahalaga ba ang salita ng iyong asawa kaysa aking salita? Ang iyong asawa ay nakinig sa Diablo at pinakinggan mo silang dalawa. Kaagad silang namatay ng araw na iyon. Ano ang namatay? Namatay ang kanilang spirito. Lumayas ka na. Hindi ka karapat-dapat manirahan sa halamanan ng Eden. Kaya sa katapusan ng Genesis chapter 3, sila ay itinaboy sa halamanan ng Eden. At naglagay ang Diyos ng isang tabak na umiikot upang bantayan ang daan na papunta sa punong kahoy ng buhay. May naglalagablab na espada na paikot-ikot na nagbabantay. Papatayin sila kapag sinubukan nilang pumasok. Hindi sila pwedeng makapasok. Inutusan niya ang mga anghel na bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. At pagkatapos ay pinalayas sila sa halamanan. Ito ay isang trahedya. Dahil sa pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan. Hindi lamang si Adan ang namatay. Namatay ang lahat ng tao. Silang lahat ay namatay at naging makasalanan, nawawasakin at hahatulan. Ngunit hindi nagpabaya ang Diyos. Nagpadala ang Diyos ng isang tao upang iligtas ang lahat ng mga kaluluwa kay Adan. Hiniram ni Jesus ang sinapupunan ng isang berhen at namatay siya bilang isang matuwid na tao para sa mga makasalanan. Tinupad ni Jesus
ang buong kautosan sa ngalan ng tao. Si Jesus ay hindi nagkasala kahit na kailan. Pinasamya ang kasalanan ng lahat ng tao at siya'y namatay doon sa krus upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Ang walang kasalanan ang ay nagbayad ng kamatayan upang tayo ay maligtas sa paghukom. Sa Filipos 2, versikulo 6 at 8, bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuha ang kanyang alipin, naging katulad ng tao. At siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang kamatayan. Si Adan ay sumuway sa Diyos kahit na siya ay nasa mabuting kalagayan. Marami naman siyang pwedeng makain. Pero sumuway siya. Si Jesus, siya isang walang salang tao. Namatay siya sa krus, tulad ng miserableng makasalanan. Kung titingnan mo sa Hebreo chapter 10 verse 7, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat, ito yung lumang tipan, nakasulat tungkol sa akin. Kalooban ng Diyos na si Jesus ay mamatay sa krus at magdanak ng dugo upang patawarin ang mga makasalanan. Ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Sinabi ni Jesus, hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ano ang kanyang kalooban? Ang siya'y mamatay sa krus. Bago namatay si Jesus ang kanyang panalangin, hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Si Adan ay naging makasalanan dahil sumuway siya sa salita ng Diyos sa komportableng kalagayan. Si Jesus naman ay sumunod sa hanggang kamatayan sa gitna ng matinding kahirapan. Si Jesus ay sumunod. Ang kasalanan ng pagsuway kay Adan ay nalinis na sa pamamagitan ng pagsunod at kamatayan ni Jesus sa krus. Nilinis niya ang kasalanan iyon. At siya ay nabuhay muli upang bigyan tayo ng bagong buhay. Si Jesus ay isang taong matuwid. Noong tayo ay naligtas, ang ating mga kasalanan ay pinatawad at tayo'y inaringganap. Naging matuwid tayo. Kung paano ang isang tao ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ni Adan, ang isang tao ay naliligtas, naligtas at naging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod ni Jesus. Bakit niya ginawa iyon? Upang iligtas niya tayo mula sa pagsuway at gawing mga masunuring anak ng Diyos. Iniligtas niya tayo. Si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang mga masuwaying makasalanan at gawing masunurin sila na matuwid. Alam mo ba kung anong layunin ng pagliligtas ni Jesus sa atin? Upang panumbalikin tayo mula sa pagsuway patungo sa pagsunod. Ngayon, tayo ay naging matuwid. Kaya dapat tayong mamuhay bilang matuwid na tao, di ba? Ayos lang ba na ang isang matuwid ay gumawa ng makasalanan? Ng kasalanan? At tingnan po natin sa Juan chapter 14. Juan chapter 14, verse 23. Juan chapter 14, verse 23. Basahin po natin. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama. At kami ay lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Sinabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, sino po sila? Silang mga naligtas ay nagmamahal sa Panginoon, di ba? Kaya nga, Jesus loves me and I know I love him.
Sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Panginoon sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniligtas niya tayo hanggang sa kamatayan sa krus. Inibig niya tayo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" Tinanong ng Panginoon si Pedro ng tatlong ulit. Kasi tatlong beses niyang ikinaila si Jesus. "Hindi ko siya kilala. Kaya minamahal mo ba ako?" "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mo na minamahal kita." Tunay na minamahal ni Pedro ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Ngayon ay mayroon akong lakas at kwalifikasyon na mamatay para sa Panginoon sapagkat siya ay namatay at nabuhay para sa akin. Ang mga hindi ligtas ay hindi nararapat mamatay para sa Panginoon, alam nyo ba? Hindi ito ipahihintulot ng Panginoon. Ang mga hindi ligtas ay pupunta sa impyerno kahit na mamatay pa sila para sa Diyos. Sa puntong ito, si Pedro ay ligtas na. Siya ay karapat-dapat ng mabuhay para sa Panginoon. Kaya nga, siya ay ipinako sa krus ng nakabaliktad. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita. Ang mga naligtas ay naging matuwid at iniibig nila ang Panginoon. Sumusunod sila sa salita ng Diyos. Siya ay mamahalin ng aking Ama. Tayo mga ligtas ay nagmamahal sa Panginoon at sumusunod sa Kanyang salita. Mamahalin ng Ama ang mga sumusunod sa Kanya. Ang unang pag-ibig ay noong iniligtas niya tayo. At kung ang isang taong ligtas ay susunod sa salita ng Diyos, mas lalo pa siyang mamahalin ng Diyos. Kung mayroon kang mga anak, ang ilan ay pasaway at ang ilan ay masunurin. Mas may pagpapahalaga ka sa mga sumusunod. Mas mamahalin tayo ng Ama kung susunod tayo sa Kanyang salita. Ito ang ikalawang pag-ibig. Pagpapalain ka kung iyong matat pagpapalain ka kung matatanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Gusto rin nating ibigay ang lahat sa mga taong minamahal natin, di ba? Kaya kung ang isang pilyong bata ay hindi sumusunod, pag nagsabi siya, "Pa, bilhan mo ako nito," hindi ito gustong ibigay sa kanya. Pero hindi rin matitiis sa bandang huli, kaya ibibigay din naman ito. Kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, mamahalin tayo ng Diyos ng higit pa. At siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Nais ng Panginoon na dumating na at kunin tayong mga umiibig sa Kanya upang makasama niya sa walang hanggang langit. Nilikha ng Panginoon ang kaharian ng langit upang makasama magpakailanpaman ang mga naligtas na sumusunod sa Kanya. Silang umiibig at sumusunod sa Panginoon. Kaya ang layunin ng pagliligtas sa atin, siya'y namatay sa krus, pinatawad ang ating mga kasalanan at ginawa tayong matuwid upang gawin tayong mga masunuring tao. Hindi pa rin ba kayo susunod? Tingnan natin sa verse 24. "Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking salita." Silang hindi tumutupad sa salita ng Panginoon ay hindi nagmamahal sa Panginoon. Bakit hindi sila umiibig? Kasi hindi pa nila naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. "Ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin." Ang nagmamahal sa Panginoon ay nagmamahal sa Amang Diyos. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay pagsunod sa Amang Diyos. Pareho lang. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 2, "Sa pinuno ng kapangyarihan ng impapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Si Satanas ay gumagawa pa rin sa mga anak ng pagsuway. Ngunit ang banal na Espiritu ay gumagawa sa mga naligtas na sumusunod." Sa ikalawang Korinto chapter 10 verse 5, sinabi rito,
at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Sinasabi na binibihag ng Espiritu Santo ang ating mga pag-iisip. Ginagawa tayong masunurin kay Kristo. May mga pagkakataon na sumusunod tayo sa salita ng Diyos. At may mga pagkakataon na sumusuway tayo. Sumusunod tayo ng kaunti at sumusuway ng kaunti. Ang ating pagsunod ay hindi perpekto. Hindi po dapat ganoon. Ang gusto ng Diyos ay lubos na pagsunod. Nang utusan ng Diyos si Saul na hari ng Israel, pagkalabas ng mga Israelita sa Ehipto, naglakbay sila sa ilang ng 40 taon. At pinagpapatay ni Amalek ang mga nasa hulihan na Israelitang may hina. Naalala ito ng Diyos. Kaya sinabi niya kay Saul na hari ng Israel, "Lipulin mo ang Amalek, lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari." Ipinag-utos ng Diyos na huwag magtira ng kahit na isa. Huwag magtira ng kahit na isa. Lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Hindi siya dapat magtira ng kahit na anong buhay. Ngunit pagkatapos ng digmaan, naiwang buhay si Haring Agag. At itinira niya ang mga mabubuting hayop kahit na inutusan siya ng Diyos na lipulin ang lahat. At sinabi ni Saul kay Propetang Samuel, tinupad ko na ang utos ng Panginoon, pero may mga hayop doon na nag-iiyakan. Meh! Meh! Kaya sinabi ni Samuel, ano itong kahulugan ng mga iyakan ng tupa at ungal ng baka na aking naririnig? Sila'y dinala ng mga Amalekita sapagkat itinira ng taong bayan ang pinakababuti para ihandog sa Panginoon. Kasinungalingan. Sinabi ni Saul na sinunod daw niya ang salita ng Diyos. Ngunit ang hinihingi ng Diyos sa kanya ay lubos na pagsunod. Inutusan tayo ng Diyos na alisin sa ating puso at buhay ang anumang bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Anumang bagay na laban sa Diyos. Ganito ang iniuutos niya sa atin. Sa lumang tipan, sinabi ng Diyos na patayin lahat ng Amalekita. Tila ba malupit? Kailangan nating bigyan ng kahulugan ang parteng ito sa espiritual na paraan. Ito ang utos ng Diyos na alisin ang lahat ng mga bagay na laban sa Diyos. Ang lahat ng pagsuway sa ating puso at buhay, lubos na sumunod. Subalit sumusunod lamang tayo ng kaunti at umaasta na para bang nasusunod natin ng lahat. Nais ng Diyos ang lubos na pagsunod. Kung tayo ay ligtas na Kristiyano, lubos nating linisin ang ating puso at buhay mula sa lahat ng mga pagsuway. Gaya ng kung paanong lubos na pinatawad ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman, lubos ang pagsunod. Para dito, iniligtas tayo ng Diyos. Ito ang buhay na nananatili sa Panginoon. Alam niyo ba ito? Oras na po upang matapos tayo. Mga kapatid, tayo ay hindi anak ng pagsuway. Tayo ay ligtas na sumusunod sa salita ng Diyos. Alam niyo ba? Inaasahan ng Diyos ang ating pagsunod. Kaya sa unang Pedro, chapter 1, verse 14 at 15, tulad ng mga masunuring anak, maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang buhay na sumusunod ay banal na buhay. Kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid sa lahat ng bagay. Kung paanong kayo tinuruan ito, gayon kayo manatili sa kanya. Dapat tayong manatili sa turo. Kaya nga, linisin ang lahat ng mga pagsuway upang tumayo tayo na hindi kahiyahiya sa harapan ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagdiligtas sa amin na lumayo sa Diyos at naging mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng aming masasamang gawa. At sa pagbibigay sa amin ng walang hanggang kalayaan, perpektong kaligtasan, at ginawa mo po kaming mga anak ng Diyos
at pinahintulutang makapasok sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Sa nalalabi naming buhay, alisin po ninyo sa aming puso at buhay ang lahat ng kinamumuhian at kinapupuotan ng Diyos na sanhi ng aming pagsuway. Pakiusap, tulungan niyo po kaming ibigin ang Diyos ng buong puso at sumunod sa kanyang banal na salita upang kami ay makapagbigay lugod sa Diyos sa aming natitirang buhay. Sa aming pong natitirang buhay, umaasa kami sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.